Asphalti Community Development Broadcasting Network is an impartisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate will inform about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay inubuo ng mga patikang mamamahayan mula sa Masbate Tri Media Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN. Kasama sa mga pangunahing layunin ito, nabutin ang mga Masbatinyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwa at kayakap ng mga Masbatinyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapakapi at ang mga kapuso sa kapamayan. MCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/MCDBN.com. Ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dado Angkaas Priolisi. At kung mag-isip na di na siya ang iyong gusto, yes, hello Philippines! Marinaldo Bicolano Smiley na agi sa inyo na tanan, Masbate News. Welcome to sa programang DJ G on the board. Nakakasama niyo po kami temporarily ni DJ Doc. Pasensya na po mga kaibigan ha. Kasi as of now, we are file out. It's our file out hearing today, May 16, 2016, and it's Monday. So, sabahin po kami ni DJ Doc J. Kaya may halaman po ang magsasalita po. Anyways, mga kaibigan, opo, kasi last Monday is katatapos pa lang po ng ating national and local election. Pupustin ko sana namin sa aming mga kandidato, sa mga politiko at ganyan rin po ang ating mga natalo ng politiko. And pupusta naman kaya yung ating mga supporters na parang mas may inip pa rin hanggang sa ngayon ang kanilang mga paninigyan para sa kanilang mga sinusuport ng kandidato. Gustong malaman ang aming regular schedule, MCDBN programming signing, sign in 7 a.m. at exactly 7 a.m. Monday to Sunday, Monday to Friday, Monday to Friday, Monday to Friday, okay, Monday to Friday, tapos regular Saturday and Sunday, Saturday and Sunday, anong oras so, start?
Ganun pa din. Pero yung iba yung pagiging sickness ang hindi. Kasi yung mga mag-on board dun eh. Okay, Monday to Saturday, Monday to Friday ko is but 7 a.m. to 8 a.m. is si DJ Doc J po ang makakasama nyo. And from 8 a.m. to 9 a.m., ako po ang makakasama nyo si DJ Red. And from 9 a.m. to 10 a.m., makakasama nyo po si Mr. Ruben Fuentes para po sa Fuente Ligera. At pag 10 a.m. naman po hanggang 11 a.m., makakasama nyo po si Jessie M. Parion sa Parion ngayon. And on 11 a.m. and 12 noon, makakasama niyo po si Mr. Dadong Briones para po sa Dos Campos. And on 12 noon to 1:30 p.m., makakasama niyo po silang tatlo, Jesse Parion, Mr. Ruben Fuentes, and Mr. Dadong Briones para po sa Trio de Alas. And continuous po ang ating programming, straight to the point. Okay, kaya nga eh, ahati tayo. Hati tayo nang babasahin. Hindi start ko sa 1:30. Oo, so mga kaibigan, ito yung magiging regular schedule from Monday to Friday. Loan ng ating shows, ha? So, pagtatakbo ng alas 7 umaga, sa itin mo yan ang CDVN. So, CDVN, mas matikin yung CDVN. So, 7 to 8 a.m. ready yung DJ ko kasama ko dyan si Jeff. Walang iba kung sa mga okay. At syempre, alas 8 naman, palas 9, ganun pa rin, radio DJ, kasama na ho dyan si DJ Red. Syempre, Fuente Ligera 9 to 10 a.m. At susundan ng Parion ngayon, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. And Dos Cantos, 11 a.m. to 12 noon. At Trio de Alas, 12 noon to 1:30 p.m. Jesse Parion, Ruben Fuentes, and Dadong Briones. So, partner, ano off? 7 to 8 a.m. and 8 to 9 is purely music. DJs po ang magkakasama nyo. Opo. Alam mo, nabatuhan ng mga something. Opo. And kung may gusto po kayo sa aming i-share na pwede po nating pag-usapan, is tatanggapin po namin yun para mas maganda po ang ating program. Siyempre, mga kaibigan, 1:30 to 2:30 p.m. straight to the point. Tell mo na result sa mo dyan. And siyempre, tatsulong, alas 2:30 pang hanggang alas 3:30, si Mr. Hinero magbuhos. Ayan, so, siyempre, balik kami ni partner. Opo, magkasama ulit kami. Hanggang alas 4. Hanggang alas 4. Balita at opinion, kasama mo dyan, siyempre, si DJ Red, tsaka si Papa Dog J. And, encuentro, 4:30 p.m., 5:30. Same camera sa mood. And syempre, pinakalas talaga is Mr. Ganoa, 5:30 p.m. to 6:30. Ayan, Norman Laureo. Okay. So, yun po. Yun ang regular schedule, yes, Monday to Friday lang. Wala pa po dyan yung Saturday and Sunday, mga kaibigan. So, itong araw na to, ha, ilagay nyo, itatap nyo sa inyong mga... Siyempre, kalendaryo, ano? May 16, ano? 2016, ito po ang aming full blast, ano? Full blast show ng Basbati Community Development Podcasting Network, Basbati. Okay. So, wait, partner! Kasi ano tayo eh, social media tayo eh. Batiin natin yung mga... Ay, opo! Yung mga kababayan po namin, yes. Opo. Binabati po namin kayo lahat. Oo, binabati. And kung may mga requested songs po kayo, pwede nyo po doon na muna as of now. Doon na lang po muna kayo mag-request ng inyong mga kanta, then ipi-play po namin dito. Para... Maraming gumawa sa atin, Lord. Talaga. Congratulations on the thank you. Hindi ba naman, sabi ko, kapag may show, very funny. Opo. Yung kahapon niya, di ba sabi ko sa'yo, gusto daw nila yon na tinatag sa kanilang grupo. Kasi at least nalalaman nila kung ano yung mga nangyayari sa ano nila, munisipyo nila. Ayun, kasi yung iba po kasi, yung mga taga 3rd district, yung mga taga 3rd district and 2nd district, same with the mga taga 1st district, ang ano lang nila is yung social media and social Facebook, media. More on Facebook. Kasi sa kalaman ng lahat, halos ang social media ay very, tawag dito ay useful na. Kasi halos karamihan nito. Hindi lang kasi siya more on Facebook na, yes, na on chatting lang. So yun, kaya hello sa mga Facebook users natin. Facebook users, Facebook groups, ano po.
Tsaka syempre sa mga followers mo namin sa aming Facebook page. Kasi wala naman ako hindi ang MCDD at Masbate. Kaya don't forget na i-link po yung aming page www.facebook.com/mcdbmasbate. So yun, kapag inopen nyo po yung link na yan, ay yun, don't forget to like our page. Makikita nyo na po kami dyan. And you can also add us, kasi meron din kami na account sa Facebook, and that's mcdbm. sa YouTube, ano po, meron din kaming account sa YouTube, that's MCDBN Masbate. So don't forget to subscribe para kung sakali ay meron kami mga posts, ano po, may mga postings po kami regarding lalo na dito sa ating probinsya, updated local news, yes, oo. Sa lahat-lahat ng mga nangyayari dito, current events or current issues. Short period of time lang po kasi tayo on, on songs. Oo. Mostly po kasi pag-uusapan natin is yung mga nangyayari po dito sa city at probinsya ng Masbate. So, ang gagawin po namin, directly is ipopost kagad namin sa YouTube. Then, yun. Para mas updated po sana kayo. Sana dumami yung mga mag-subscribe sa atin. And yung mga likers namin. Yun, malaman nyo pa agad kung ano yung mga ganito pa lang yung nangyayari. Oo, nangyayari na hindi namin alam. At least po makaka-react kayo or makaka-connect po kayo sa mga nangyayari dito sa atin. Tsaka, DJ, hindi lang tayo basta magbibigay ng information dito locally. Mm-hmm. Kundi, kung ano yung mga nangyayaring events, mga issues, diba? Yes. O, mga ano man yung balita. Siyempre, national or international. Itatalakay natin. Kaya malalaman nyo po yan. Mm-hmm. Kasi dito. Yung may dito, yun. Usually yung yung abangan nyo po parati yung lunch news. Oh. Diba? Kasi it's a 1.5 hour na pag-uusapan po yun. Opo. Maraming mapapag-usapan dyan. Siyempre, partner, alam mo na yun. Sa show namin ngayon, Radio DJ. Syempre hindi naman kami makapagbibigay ng fully songs. Fully songs. Tsaka syempre may halo pa rin pong news. Opo. Magchichika kung ano pwede namin pag-usapan na yung department niya. Malalaman niyo po yan. Straight from MCDBN. Pero sa mga susunod na malalaman nyo yung mga informasyon na dapat malaman nyo. At lahat. Mabubusog po kayo sa mga balita. Opo. Na inyong malalaman at maririnig. Kaya nga, inagulat din kasi ako. Kasi late na din kasi si DJ Doc J sa akin ang chan. Past 11 na. Kaya sa akin, Jessica, siya talaga ang nag-ano nun. Hindi ko nito talaga. Next week na lang. At tsaka akala ko din nga, next week pa. Kasi, di ba sabi ko, nata. Tapos sabi ko, bigla, gulat naman ako, kumusta naman. Anyways, ano lang naman po kasi yun, at least alam nyo po na kahit saan, on the spot, pwede na. Pwede na. Pati pala natin ang executive director and general manager ng... Opo, na MCDBN. Si President Nalong Briones. Opo. Don't worry sir, kasi gagawin natin yan ng paraan. Kung napapalit tayo, tawid ng dagat. So, ay parte nga pala nung nakaraang election. Yung nakaraang election. Saan ka ba? I was in Aroroy, pero hanggang 3 lang ako doon. Tapos nag-grooving kami, kasama ko sila Father Invento. And we met Press Dadongan, kala Chuchi Milagros, same at Michelle. So nasa kayo, out of town kayo? Nag-grooving kami. So magkala yung mga kaibigan. Saan ka pala no? Dito ko sa city kasi dito ka nag-base sa city. Dito din ako nag-ano eh, dito din naman ako nag-cover ng news, election. Opo. So bali, ginawa ko, nag-visit ako kung saan-saan na presinto. Clusters. Kumusta naman pala yung dito, yung ano dito sa city? Well, hindi masyado magulo. Marami mga botante.
Pero pipila, pipilahan. Pero lahat ba naman nakapagboto? Hindi ko lang alam. Hanggang anong oras ang ano? Hanggang yung iba ano, hanggang anong oras sila? Kasi yung voting starts at 6 a.m. Oo, 6 a.m. Tatapos siya 5 p.m. So meron silang 11 hours to vote. So, eh lahat ba yun na-accommodate yung mga voters? Hindi natin alam kung lahat ba yun. Kasi di ba may mga incidents din na gabi na, hindi pa natatapos kasi yung machine, nagkakaroon ng error or something na diferensya, mga ganun. Pero base sa nakuha natin ng Canvas report, ang lahat ng mga bumoto ay nasa 400,000. 400,000, yes, 400,000 ho. And siguro yung iba, eh dito ba sa Masbate na proclaim na ba lahat? Kasi 477,000 yung butang din natin sa Masbate. Province and city? Oo. Hindi ko lang ma-recall ng mga kaibigan. Dun sa provincial canvas report, ba? Nasa 400,000 plus ang bumoto. Then nasa 40,000 din ang hindi nakapagboto. Hindi nakapagboto. Hindi natin alam sa reason. Kasi yung iba po kasi hindi naka base na dito sa Masbate o nagtatrabaho na din sa ibang lugar o sa ibang bansa. Oh. Pwedeng yun po ang naging dahilan. At marami siguro, yun nga, partner, no, baka hindi na nakaagol. Hindi na nakaagol ng pagboto. Kasi parang nagkaroon din ng parang ano doon sa mga biyahe nila kasi punuan, marami nagbabiyahe. Talagang dapat siguro before ang election, 2 days before, nagbabiyahe nila. Ako lang last nakapagboto ka rin. Eh, kumusta naman yung ating mga politician na nanalo? Na-proclaim na ba lahat ng mga local? Lahat sila? From governor to city councilors? Oo, na-proclaim na lahat. Yeah. Kasi, hindi na nag-campus. Kailan na sila na-proclaim? Last? Kailan na sila na-proclaim? Last Friday lang? Parang, last Wednesday. Wednesday. Lahat-lahat na sila? Oo, lahat na sila. Suppose hindi dapat mga kaibigan, late siyempre, dahil dito sa mga nagkabit-yabit ng mga crisis o ginamit sa election, ay ang iba ay hindi pa nakapag-translate ng voting votes sa ibang munisipyo. Kaya yun, kaya talagang hinihintay pa. Kaya hinihintay pa. Kasi nung kasama ko niyan si Sarah Lea, halos alas 8, alas 9 na tapos yung naman namin. Then, may isa na lang na munisipyo na hindi ang pa hindi na ko nakakapag-transmit ng vote. Tsaka inabot na yun ng gabi, di ba? Inabot ng gabi. Katayangan ho yun, mga kaibigan. Opo, di ba munisipyo yun ang katayangan? Kasi ang ginawa ng katayangan, ano, dumiretso na sila dito, pumunta na sila dito sa Masbate. Ano yun? Parang mano-mano na lang. Laptop. Yung laptop mismo. Yung dala nila. Kaya nga hindi sila makapag-send. Transmit. Transmission. Sa transmission, baka siguro sa signal. Kaya yun. Kaya ang ginawa ng Board of Election Inspector dun, hindi ko si Aga. Pumunta na sila dito sa Masbate. Kasi dinala nila yung laptop. Yun nga eh. Patarating nila kasi siguro alas 5 ng alas 5 na nga po to, alas 6. Dumating yung grupo. Natapos at saka, siya. Try nila na i-transmit nga siya kasi dito sa city. Malakas naman yung signal. Tsaka sobrang init ata kaya hindi inaano ng machine. Hindi pa rin. Talaga? Hindi pa rin. Kaya nag-decide yung Board of Canvassers na pagpabukas. O, pagpaliban. Pagpabukas na lang. Kaya yun, awa ng Diyos. Natapos din naman yung count. May 11-2016 natapos. And in fairness sa mga Masbateños, saludo po kami sa inyo kasi hindi gaano yung mga incidents. Yeah, yan. Diba? May nangyari. A day before election. Pero hindi as in kagayo noon na month or a week before ang election, ang dami ng patayan. At least pinakita po natin na nakipag-cooperate din tayo sa ating mga pamahalaan, especially ng PNP and AFP. Ngayon, talagang parang
naayos planado ko. Kaya siguro na lang lahat ng mga sanay na patupad talaga kung paano ang sinasabi lang safe, yung secure and fair election na sinasabi. Kaya maraming salamat din po sa PNP and sa mga Philippine Army. Ayun, kasi sila yung nag-ano. And of course, sa mga teachers din na. Oh, yun. Opo. Kasi sila yung nag-ano. Member ng Board of Elections. Maraming salamat sa inyo. And especially dun sa mga voters natin kasi kung hindi sa kanila na pagiging masunurin bilang isang botante, hindi po magkakaroon tayo ng magandang election ngayong 2016. Kaya sabi ko, nagulat naman ako. Unlike before, di ba? Parang months pa lang or weeks pa lang, malalaman mo na nagpatayan dito doon sa munisipyo ng ganito, dito sa ganito, dahilan sa politiko na sinusuporta nila. At least ngayon, may pagbabago. And speaking of pagbabago, siguro kasabay din ito ng kay Pangulong Duterte na pagbabago na gusto niyang mangyari, di ba? Parang siguro nga, parang narinig ko rin kanina, sabi ko, siguro nga talaga, sabi nga na kasi natin, may parte din ang Diyos sa mga nangyayari. Kasi kahit anong gawin natin na manalo ang isang politiko, kung hindi ukol or hindi inano talaga ng Diyos, hindi talaga mananalo kahit ano. And siguro kahit siguro siya, gusto na rin niya ng pagbabago. Kaya ganito rin, kahit sa mas bati, kaya magugulat ka kahit nalilo sa mga critical areas. Part yun, 3rd district, di ba? Esperanza ba? Mga doon sa malalayo. Usually doon ang critical areas, pero kumusta naman, parang nawala. Kaya parang, you know, yung salamat naman po. He can appoint someone to hold this. Kaya talaga parang kaya pa rin eh. Si Duterte, hindi pa nakapag-proclaim. Oo. Kasi may mga ano pa, may mga hindi pa nakapag, hindi. Diba nagkaroon ng special election? Mm-hmm. Pero diba, ang sa president kasi is kahit magkaroon pa ng counting sa ibang lugar, kasi ano na, kumbaga grabe ng lamang niya. Kaya hindi na talaga. Kaya hindi na talaga siya matitinag sa kanyang pwesto. Dito na lang tayo nagkakadiferensya sa Vice President. Kaya na. Yung isa Vice President talaga. Kasi parang sabi nga nila, parang himala naman. Kasi nung hindi pa na, parang ang dami, millions ang lamang ni Bongbong Marcos. But then, nung parang nagkakaroon ng abiria ang mga Picos machines, parang biglang laki, biglang taas naman. Tumaas. Nung mga votes ni Miss Lenny Robredo. Kaya parang, kahit ikaw siguro bilang supporters, parang maaano ka, magtataka ka. Kaya nga nung day of election, After ng butuhan, syempre nagbigay na ng unofficial result ng transparency server ng OBELEC, which is nag-base din ng PPCRB. Mm-hmm. PPCRB. Kaya sabi ko sa mga kasama na niya, saan ka makukuha ng isang good? Doon ako sa PPCRB. Kasi pagkabatidi pa siya, partial lang naman. Tsaka nakikita mo sa kanila yung tsaka yung mano-mano na pag count ng mga votes. Di ba? Kasi minsan sa COMELEC, ang tagal. Nung nag-roving kami. Tapos minsan gusto namin tingnan, kahit partial lang, hindi daw po pwede kasi pahinga daw muna sila. Parang kami naman, po respeto din naman kasi sa kanila kasi alam din namin na pagod sila. We have to wait. Kaya lang din, nagmamadali din kami kasi nga, roving ang sa amin. And hindi na po namin kayo mahihintay pa kung ano pa man ang gusto yung ilang oras pa ba kami maghihintay. Parang ganun. Unlike naman sa PPCRV, makikita mo kahit mano-mano, talagang umuusad yung pag-counts ng mga votes. Do ba natin sa inter-racial graph sa map na nagagamit nila? Kaya lang parang may question ako doon sa parting Mandaon ata yun. Kasi pagpunta namin doon sa PPCRV, parang inuna ata nila yung sa mayor. Ang hinahanap namin is from governor. Sa baba. Hanggang sa baba, di ba? Ang nauuna kasi sa kanila bilangin is from mayor. Kaya parang magtataka, kumusta naman? Paano nauna? Yan.
kasi pag sinabi mong local, kasama din yung governor, vice governor, pababa. Kaya nagulat doon ito. Tapos, may, hindi ko na i-mention na, pero may isa doon na, kasi PPCRV, usually pag sinabi mong PPCRV is more on mga priest, ang nagpa-facilitate ng mga accounting. Nung tinanong namin siya, sabi niya, doon daw sa ano, Rappler. Sa Rappler daw, ganito. Sabi niya, kasi panalo, ano ba ang kahalagahan ng Rappler? Eh, may sarili po tayong bilang na ginagawa. Parang, habang on the way kami pa, other municipal, municipio naman, tawanan kami kasi sabi na, ano ba naman yun? Talagang nagbase sila sa Rappler instead na doon sa counting nila. Kaya, yun ang part there. All local broadcasting stations, tsaka local media, yung partial, para malaman nila kung ilan yung mga partial counts results ng mga local candidates, mm-hmm. doon sila kumukuha sa PPCRV. Mm-hmm. Kasi ang PPCRV, kinuha din nila sa transparency server na pumilig. Nakabase doon. Okay. Yun. Kaya yung source ko is PPCRV. Mm-hmm. Yung radio natin, di ba, PPCRV din yung... PPCRV. Tsaka lahat ng mga radio stations. And sana nga, dapat supposed to be, ang pag-pilot air natin is last Monday. Kaya lang po, pasensya na talaga kayo mga kaibigan kasi nasa field po talaga kami lahat and wala pong may iwan dito sa station. So, dito sa studio namin, kaya wala po kayong ano. Although, may mga balita kami na tinag po namin sa mga groups nyo, doon po malalaman nyo. Opo. Kasi lahat talaga kami noon, ano, Hubbard. Karag lang talaga kung saan ang ano, kung saan ang merong kasi lahat ng mga incidents. Kasama natin natin, ano, ay nakapag, may mga designation din siya. May mga areas din po kasi kami na pinuntahan. Kaya, ako, kaya naiwan ako dito sa city, yun na lang ang ginawa ko. Siguro mga susunod na araw. Tapos nung, naalala mo nung tumawag ka ba nun? So sabi ko, nagtatali din ako. Diba sabi ko sa inyo, tapos maya-maya tumawag na si Father Invento na saan ka na ganito, nagmamadilaw kasi kailangan pa yun. Naalala mo yun, diba, na ganito, nagkawa din tayo ng ganon. Kailangan mo ma-send yun before 3, to may cut off. Kaya talaga magmamadali, kumusta naman yun. Kaya ganon siya. Tawag raw. May tawag daw. Tawag raw. Hello nga pala si Ate Michelle. Okay. Miss Michelle. Bahay ni Sir Dado. Ay, mamaya mga kaibigan na po, alas 8 hanggang alas 9. Hanggang 9 lang po kami, ha? And from 9 to 10, as ang magkakasama niyo po, si Mr. Ruben Fuentes. 89. Para po sa Fuente de Guerra. Okay. Pag sinabi pong ganun kasi parang magsisimula kayo ng 9 a.m, abangan nyo na po niya ng mga latest news kasi marami na po kayo dyan makukuha. Yung mga hindi nyo po alam, especially po sa mga remote areas. Yun nga sana ang gusto natin na mag-ano tayo para yung sa mga remote areas, malaman nyo po kung ano yung mga nangyayari. Yeah, maging aware nyo. At tao. Natin lahat ng mga Facebook users sa Facebook at sa lahat ng groups. Siyempre po ay mas patinyos. Hello sa lahat ng mga members ng Siyempre ay mas patinyos. Ay, yung sinabi siya, Mandaonians group, may grupo din sila. So yun, sa mga Mandaonians, tapos... And ano ba yun, Baritaan, Baragatan? Oh, Baragatan. BBBMP. Oh, BBBMP. Nagluto. Mga taga-Masbate din po yun. Okay. And sa mga ano po namin, mga OFWs, na alam po namin na ano, maririnig nyo po kami at magkikita. Binabati din po namin po. Sa Masbate, Tarabihan sa Masbate? Masbate Talks. Masbate Talks, sa'yo. Sa Tarabihan sa Masbate, tapos taga-Masbate ka, tambay na video. Okay. Hello sa inyong lahat. And syempre, after ng show natin, partner, mapapanood nyo kami sa, hindi lang sa Facebook, ano po, sa YouTube.
Well, sana ho dumami din yung mga mag-subscribe sa aming channel. Opo, sa aming channel. At sa ganun ay ma-update na po namin kayo. Opo. Para hindi lang po tayo dito lang, hindi lang, kumbaga ang MCDBN po is hindi lang po dito sa City and Province lang iikot. Hanggang po sa ibang bansa kung saan man po kayo nandoon, is pupuntahan po namin. Share na natin, ano, part na yung good news natin sa kanila. Ano yung good news? Ang good news natin kasi yung MCDBN magkakaroon ng pregnancy ban na dito sa Sabato. So, malapit na po yun, abangan nyo. Abangan nyo mga kaibigan. And hindi lang usually AM, magkakaroon na po ng food. Pagkakalam kasi ng lahat. Pagkakalam ng lahat, ang MCDBN kasi social media lang function niya. Mm-hmm. So, ito, kasi good news for us sa atin din ano. And, syempre, makakasama nyo na po kami everyday. Everyday, makakasama nyo na kami kasi magkakaroon din naman kami ng pregnancy band. Kaya mga nyo yung mga baby. Sana naman, mahabol natin lahat. Ano ito? Ano ito? Oo, baka pati listeners and viewers, lipatan lang. Parang gano'n lang naman ang mangyayari, gano'n. Parang magkaroon tayo dito ng live stream. Oo nga, live streaming. Live streaming, parang nagsaganan ay dun sa mga kababayan natin na nasa... Yan, and kung hinahanap niyo po si DJ Reds, tsaka si DJ Doc J, dito niyo na po kami makikita sa MCDBN Network. Kasi dati, alam niyo naman, mamimiss niyo kami. Hello! But now, nandito na po kami ngayon. And it's our... New family, mga ka-friendly. Mga kaibigan, mga kabarangay, mga kababayan, makakasama nyo na po kami everyday. Yan, mga katropa, makakasama nyo na po kami Monday to Friday. Monday to Friday, at syempre, Saturday, Sunday, may mga shows din naman. Tayo dyan. Pero, yung mga kasama mo natin ay, lahat po, in fairness po kasi sa mga kasama namin, sila kasi yung mga batikang broadcaster dito sa Masbate. Kaya kung sa tingin nyo po is basta-basta lang yung MCDBN, hindi po mga kaibigan. Kasi lahat po sila is may mga sinasabi. And lahat po sila is may mga tabloids or newspapers. Mga writers din kasi sila. Makapagkakot ng programs ng MCDBN Saturday because may mga nagroon tayo, dito sa ating station na sa iba ay sa gobyerno. Kaya kailangan din po namin intindihin din yung schedule. But, baka siguro sa may mga changes pa pala. Regular na. For Saturday to Sunday show. Yeah, for ito Saturday. Ito yung in-air na for Monday to Wednesday. Friday lang po ito. Yung Saturday, Sunday, si Mr. Jess. Mag-a-announce. Magbibigay o mag-a-announce. Yung program director natin. Kasi. Para sa sequence ng Saturday and Sunday shows. Ng MCDBN as well. Anyways, mga kaibigan, magtatanong kayo kung ano ang MCDBN. Again, paulit-ulit po namin sinasabi. Ito po ay Masbate Community Development Broadcasting Network. So, yun po ang ibig sabihin ng MCDBN. Sana maging... baka siguro sa mga susunod na weeks, magiging tanya na dito yung MCDBN. Oo nga. Kaya samahan niyo po kami at tulungan niyo din po kami may promote ang ating bagong radio station dito po sa Masbate. Dito sa Masbate. So, magkikipagsabayan na kami. Oo naman. And yung mga kasama namin, parang nabibihain nga kami. Kaya sabi namin, kailangan kasi ano din kami, galingan din namin. Kasi sila, di ba? Opo. Kasi sila talagang matitibay sinda, kumbaga. Magagaling sila. Sa atin din naman, itong ginagawa kasi natin is for public service. Oo, public service. Usually, kaya, public service. Bakit andito yung MCDBN Masbate? Bakit kailangan namin na mag-put up ng frequency band dito is because we serve, di ba? Gusto din na... Nagbibigay kami ng... We provide information to all Masbatenos. Not only Masbatenos. Around, yes.
And alam din po ng klase namin yung mga OFW natin is ang family nila is mga taga-Masbate rin. Taga-Masbate rin. Most of them. So kaya po ito ginawa para din po kayo kahit nasa ibang bansa is malaman niyo po kung ano nangyayari dito sa inyong mga kapamilya na naiwan dito sa Masbate. Let me assure you, mga kaibigan, na ang MCDBN ay talagang magbibigay sa inyo ng mga napapanahong balita, issue, information. Information na dapat na malaman. Malaman yung mga... Wala po dito kasing ano bang tawag doon? Wala dito yung kailangan mo na itago kasi hindi pa po. Wala po, hindi po yung dito po pwede. Opo. Ganon. Right at this point, kung meron pong news, kailangan po yun i-broadcast. Yun, tama. So, syempre kami dito, kasi marami tayong kasamahan. Kaya bakit updated, na-pick po namin kayo kaagad. It's because marami tayo. Designation dito. And may mga kanya-kanya po kaming assignments. So, pagpili na balitaan kami dito sa bawat isa na bawat isa. Kahit po saang munisipyo, makikita niyo po kami dyan ni DJ Dokji. Opo. Diba? Kasi kami parati ang magkasama ata. Pag sa ganon. Matitrain kami lalo dito ano. Kaya samahan niyo po kami at tulungan niyo din po kami para malaman din po ng ating ibang mga kababayan kung ano po ang nangyayari sa atin. Actually, tayo party, wala pa ho kaming rehearsal na ginagawa. Itong words na lumalabas sa ating mga bibig. Ano lang po ito? Opo. On the spot po ito ha. On the spot po ito. Hindi po ito ano. Hindi po ito scripted. Yeah. Hindi ito scripted. Baka akalain niyo po kasi scripted yung sinasabi na not. Kasi nagulat din nga ako. Sabi ko nga, gusto naman. Hindi ko alam kung ano yung first ko na sasabihin or saan ako magsisimula. Well, partner, we could get all those information quite script kasi kailangan ko. Oo naman. Siguro ganun yung mga script, magagamit po namin yun from 3:30 to 4:30 sa Balita at Opinion. Oo, Balita at Opinion. Kasi kayo po ang, even kayo po ng mga listeners namin and viewers, kayo po ang magbibigay sa amin ng balita, then saka po kami magre-react kung ano din po ang aming opinion. Siyempre. Ano, may mga sumasin tayo kami. Na pwedeng mapagpunan ng balita, hindi lang sa mga kasama na nag-iikot-ikot sa buong probinsya ho na Masbate para kung sakali may mga ganitong, may mga nangyari na, siyempre. Kasi kailangan po natin, tsaka kailangan po natin sundan kung anong pagbabago ang gusto ng ating presidente. In every, kahit po sa barangay, kung may mga nangyayari, kailangan po natin alamin kung ano talaga. Para po, magawa din natin ang solusyon. Hindi pa napakwim si Duterte. Pero hindi na kasi Duterte talaga siya. Incumbent, yes. Incumbent na talaga siya, president. Ano bang gusto niyang itawag sa kanya? Eh, hindi ko pa alam. Pero ang napapag-usapan pa lang kasi si mga cabinet members niya, kung sino yung ilalagay. Sabi ni, mismo ni Rodrigo sa Manila, mas okay sa kanya yung mayor pa rin ang tawag sa kanya. Even, mas preferred kasi siya doon. Kasi parang nakasanayan niya na yun. Oo, nakasanayan niya. Kasi, ilang taon nga siya, umupo bilang mayor ng Davao. Ang tagal din, ano? Tagal-tagal yun. 1989. And Davao is number 7, safest city sa buong mundo. Oo, city. O, si mga kaibigan. Kaya, kumbaga, even nga yung mga taga-Masbate na ito, and Philippines, gusto din natin po natin ang pagbaba. Very, very secured area. Tsaka, bagmat hindi natin mga kaibigan, may iwasan yung crimes. Mm-hmm. Sa isang... Kung sa bagay, oo nga. Tsaka, nangyari talaga yan. Mm-hmm. Pero agad, rumirisponde. Rumirisponde. Tsaka yung we cannot please everyone. Yeah. Kaya kahit sino siguro ang umupo, hindi po natin lahat yan matutulungan. Opo. Kaya kailangan dyan. Kaya kumbaga tulungan yan. Kooperasyon din po natin. Opo. Magtulungan po tayo. Kagaya po ninyo, kung dyan po kayo sa remote area, ipaalam nyo po sa amin para kami din po, ipaalam din po namin kung ano yung nangyari sa inyong mga lugar. Ganun na lang po ang gawin natin. Sabayan po natin. Sabi nga, tulong-tulong na lang. Naalala ko tuloy si, Sir Marius Quiroz. Nung sinabi niya ang... Kasi pumunta dito si Duterte. April 16. Opo. Naging party po kami ng caravan, provincial caravan. We covered. And we witnessed what happened. Yes. Opo. Or what's happening in the area.
No, so, dalawang taon na oh, in fairness din sa provincial caravan. Almost 6,000 people yung dumalo sa political rally ni Mayor Duterte. Tsaka parang pagpapakita lang ng kanyang pagsuporta. Pagsuporta sa kanya, di ba? Although wala siya ng provincial caravan, but still, ang mga tao is nagtsaga sila. And then, sumabay sila sa yep. Motorcade. And then, also, lindin, caravan. Motorcade caravan. Mm-hmm. Provincial motorcade caravan. So, yung caravan, sa mas pati lang ba yun? Caravan for cage. Yung Mayor Duterte. Kaya, yun, 3, 4, 5 na po mga kaibigan. Kasama ko dyan yung media. Nagkaroon ng probinsya motorcade caravan ang samahan ni Mayor Duterte para kung sa kanyang presidency. Kaya District 1 to 8 pero na una yung District 8 lahat ng covered na munisipyo ng third district ay binisita mismo nitong caravan for change. And ano ko lang doon, ang napagmastan ko lang doon is usually ang mga supporters niya is mga teens, college students. Yeah, karamihan, kabataan talaga. Mm. Kaya nga, sa aming part niya kasi nasama kami sa second district eh. Nag-cover din kami. Karamihan ng mga sumasabag sa motorcade, mga kabataan talaga. Oo nga. Talagang parang kahit sila nakikita nila kung ano nangyayari dito sa atin, na kailangan talaga ng pagbabago. Oo. Kaya yun naman ang kagandahan. No, aiming for change. Oh. At saka hindi naman natin kasi kahit siguro sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi po natin kailangan ibigay kay President Duterte kung ano po ang ating pangkain. Kasi hindi naman na yun po ano niya. Ang sa atin lang naman is yung pagsuporta sa kanya, sa lahat ng kanyang mga advocacy, is nandun po tayo. Yep. Opo. Kasi kung kahit naman sinong presidente, kahit naman po sino walang umupo ng presidente, kailangan po natin magtrabaho para sa ating kanya-kanyang pamilya. Opo. And sabi nga po ba natin, nung pagboto nyo po, piliin nyo po sino gusto nyo para pagkatapos ng eleksyon is hindi po kayo magsisi. Kasi yun talaga ang kagustuhan nyo iboto. Yeah. Kaya congratulations kay incoming president. Mayor Rodrigo Duterte. Hindi lang Davao yung... Hindi na Davao. Hindi na Davao yung... Hahawakan. Kundi buong Pilipinas na. Buong Pilipinas na. Tsaka kung even yung, sabi nga niya, kung ano yung ginawa ko sa Davao, yun ang gagawin ko sa buong Pilipinas. Mm-hmm. And kahit yung Katoliko, diba, parang nag-ano na rin sila, nag-announce na din sila na makikipagtulungan sila. Yun lang naman, kasi po baga ang election, pag-election magkakaaway. After that, sabi nga po baga natin, after the election, tapos naman na po yan, magkakaibigan pa rin niya. Opo. Kaya kumbaga kita po bilang mga nagasuporta, kumbaga yung tamang pagsuporta lang. Kasi minsan mas mainit pa tayo sa ating mga politiko na sinusuporta. And kayo, tayo po ang kawawa. And hindi po alam na mga politiko na yun na hindi, yung iba nga hindi naman tayo kilala. Nilalagay po natin ang mga buhay natin sa alanganin. Kaya kumbaga tama na po yan kasi tapos na din ang eleksyon. Kumbaga irespeto po natin ang mga nanalo. Opo. So kahit na yung mga nakalaban ni Mayor Duterte. Nag-consider is, and they told na tutulungan nila. And sabi ko nga, humanga ako doon kay, ano, kay aspirant din pagka-present kay Grace Poe. Kay Senator Grace Poe. Kasi si siya yung pinaka-first. Si although siya yung nag pangalawa. Bunga pangalawa. Oh, pero siya yung first na nag-concede na sabi niya, inaano na niya na talagang si President Duterte. Let's support him. Mayor Rodrigo. Parang, ang ganda kasi doon pala may kita mo yung sportsmanship. How was Rojas? Hindi ko alam, parang second to the last part. Sabi ng iba, kasi ito, kung hindi nito, basilan ko sa mga nakuha namin na at na kita din namin, makita din namin sa balita. Just like, Itong si... Ganun kami dito mga kaibigan. Kasi siya naman mga kaibigan. Baka mamaya, no? Gagawin natin ito lang. Ito kasi kami na gito na kami nakatungkong sa desk. Ayun!
Ang grabing changes ha. Kung si President Duterte may ginagawang pagbabago, kami rin dito, ang daming pagbabago. Opo, kaya mabibigla po kayo mga kaibigan sa aming mga gagawin pa sa inyong pag ano. Kaya nga all programs na na-aired ng MCDBN only for pilot. Sabihin na natin, lahat ng yun ay pilot. Pilot airing pa lang yun. Pilot airing pa lang. Kaya nga, it's pa, oh, pilot airing namin ito and it's oh, Monday. Lahat ng mga nakita nyo, simula na nag-post kami sa social media, sa Facebook, at syempre itong kawago lang ay YouTube. Gumawa na rin natin tayo ng channel natin sa YouTube. Ay consider po namin na yun ay pilot airing pa lang. Pilot airing pa lang. Because, paano pa lang po namin ito sa inyo, patikim? Opo, even this is full blast, ano, full blast na ginagawa ngayon ng MCDBN. Ay patikim pa lang to. Patikim na, patikim pa lang to. Kasi ang MCDBN talaga, ang gusto namin na mangyari, maipaalam namin sa lahat ng Masbateños dito sa probinsya ng Masbate. At di lang dito, partner, no? Mm-hmm. Buong bansa. Kaya natin, oo, buong Negro Region, buong bansa, buong Pilipinas. Aabutin po natin yan. O kasi meron mga kababayan ng Masbateños. Yes. Papaabot natin yan. Ganito ang nagiging sitwasyon dito sa Masbate. Source dito sa MCDBN. Mm-hmm. Oh, diba? Yun. Yun ang kagandahan naman dito, yep, sa aming network. Kaya nga, kagaya ng sinabi ko kanina, partner, may mga kababayan tayo na nasa ibang bansa. Diba? And gusto din po nila makita yung mga kalagayan ng mga kapamilya. Gusto din. Na Masbate. Ano ba nangyari dyan? Isang munisipyo. Napatapos ba yung convention center? Yun, o. Ang dami kasi. Opo, marami tayong pag-uusapan pala. Kaya lang sa amin po hanggang ngayon nga, sabi namin is purely music. Although it's a pilot airing po, kaya ginagawa po namin itong parang introduction pala. Yeah, ano po? Oh. And sana po maintindihan nyo kasi as of now, dito po sa studio is kami pa lang talaga ni DJ Doc J. So kami pa din po ang makakasama nyo habang hinihintay po namin. Si Mr. Ruben Fuentes ng Pinidigera. Pero alam na ba niya? Alam na yun. Alam niya. So, mag-alas, ito na. Oo nga. So ano, so, kailangan na natin mag-alas. So siguro, hindi pa naman siya duwating eh. Pero siguro let's, gawin, ano lang. Gawin na lang. Let's na lang. Mm. Or we can, ano this. Gawin na lang natin. Ano ba ito? Ano na natin? Katalan natin. Oo, sige na. Sige. Kasi meron pa naman tayo mamaya eh. Oo nga. Okay. Meron pa. Makakasama niyo pa din po pala kasi kami mamaya ni DJ Doc J. So, ano lang. Remind ko lang sa mga ano natin sa social media users. Siguro magkakaroon nun ng delay ang bawat shows na ipopost namin through pages. Ano po? Kasi hindi man tayo i-accommodate ng aming even our pages. Mm-hmm. Sa YouTube and sa Facebook. Apology. Apo. So, humihingi po kami sa inyo ng paumanhin. Kasi, dapat medyo sabi, delayed within po this ha. Day, lahat dapat po sana updated. Lahat ng mga shows na supposedly may vlog. Mm-hmm. So, kailangan may vlog po natin. Pero siguro baka ang iba dito sa gagawin shows ay may vlog baka The next day. Hanggang dito na lang po kami mga kaibigan. Magpapaalam niyo po kami. Ito pa rin po si DJ Red. Ayan, isyo ko nakasama ko niyo po si Papa Dog Play sa radio. DJ. So, mamaya. Salamat po. So, mucho sa lahat ng mga meron doon kayo. Sa lahat ng audiences natin. MCDBN, mas mati. May passer po. Thank you so much po. Kaya nga.